Bakit? Tulog ka na, tulog eh! Eh, ikaw hindi! Nakapikit lang ako! Nakakaya itong ginagawa natin. Binabayaran tayo para magbantay dito. Patapos natutulog tayo. Sandali lang. Inom lang ako ng kape. Bakit? Timpro mo na rin ako. Oh, may gatas. Konti lang. Eh, may kape. Ayan ka na naman eh! Kukuha na ako. Isang comedy actor na hindi malilimutan, dahil sa kanyang nakakatuwang roles sa mga pelikula, ay si Larry Silva o Pipoy. Siya ay madalas lumabas noon, bilang sidekick ng aktor na si Vic Soto, at nakasama sa fantasy comedy series sa TV na OK Ka Ferico. Si Larry ay sumikat noon dekada 80 sa industriya ng showbiz na nakilala sa kanyang malaking pangangatawan at pagiging kalbo. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay sa video na ito. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang videos. Salamat! Wala ho, sir. Wala ho. Kumbagay, undi house. Anong undi house? Papanin ka rito natin sa mga gamit. Hindi, Brad. Babayaran ko naman. Huwag na ho! Huwag na ho! Total, kayang-kaya kong gawin ang tingin eh. Sige ho, sir. Sige ho. Kasi kanina, Brad, gusto akong banatan itong si... Pipoy. Pipoy yung pangalan niya. Pipoy. Aray ko. Sir, wala ho ako sinabi ganun. Wala ho. Anong wala? Paulit-ulit ka, dinig-dinig ko pa nga, babanatan mo siya. Sige ho. Baka maniwala si sir. Ikaw, Pipoy, hindi ka na natuto. Mag-ipo ka naman. Bigyan mo naman ang dignidad yung sarili mo. At nang hindi ka tatanghon-tanghon sa ibang tao. Oh, at bakit naman ako mag-iipon pa? Ay, alam ko namang lagi ako makakalapit sa'yo. Saka ganun? Hmm. Oh, sige. Lagi na rin kita pamamalihin. Talaga? Thank you, Ting. Ah. Salamat. Sino ba kayo? Ako si Diana. Ako nabibigyan ng puna sa mga sugarol. Huh? Huh? Maghanap ka ng tatlong makakasama, tigi 1,000 kayo dyan. Abay! Ako na lang ho mag-isa. Apat kayo ha? Kung hindi, babawiin ko yan. Meron ako may sasama. Si Hilarion Larry Cuenca Silva, na mas kilala sa kanyang screen name na Larry Silva, ay ipinanganak noon October 21, 1936 sa Maynila. Noon kanyang kabataan, si Larry ay nahilig sa pagboboxing bilang amateur boxer, at ito ay kanyang naging libangan at sports. Nang panahong ito, siya ay mayroon malaking pangangatawan, kaya naman siya ay nakilala rin bilang Siga sa Quiapo. Ito ay nang panahon na laganap ang mga gang sa Maynila, at si Larry ay isa sa mga napapasabak sa bakbakan doon. Siya ay nagtrabaho din bilang bouncer sa club, at maging pagiging janitor ay pinasok din niya, upang kumita ng pera. Si Larry ng panahong ito, ay isa sa kinatatakutan sa kanilang lugar, lalo na nang maagang malagas ang kanyang buhok, at siya ay makalbo. Hindi mo rin naman masisisi ang mga tao noon, dahil ang imahe ni Larry ay talagang medyo nakakatakot. Mula sa kanyang pagiging boksingero at bouncer, sa laki ng kanyang pangangatawan, at sa kanyang pagiging kalbo, ay marami ang nangingilag sa kanya. Siya ay isang halimbawa ng imahe ng kontrabida sa mga pelikula, na kinatatakutan ng mga movie fans. Pero sa tunay na buhay, si Larry ay isang normal na Pilipino, na nagtatrabaho at gusto lang kumita para sa kanyang pamilya. Nang si Larry ay makapasok sa industriya ng pelikula, siya ay hindi agad naging komedyante, tulad ng pagkakakilala ng marami ngayon. Siya ay nagsimula sa maliliit na roles, na madalas ay kontrabida, o kasama sa mga hoodlums na kalaban ng bida. Siya ay nakagawa ng maraming pelikula mula dekada 60, na naging dahilan upang talikuran ni Larry ang pagiging siga sa kanilang lugar. Ang kanyang unang naging pelikula ay Ang Mga Siga sa Lansangan noon 1963, at ito ay nasundan pa ng marami, tulad ng Mabangis Walang Patawad, Mano Mano, Baril na Ginto, at Vendetta Brothers noon 1964. Maskulado, Deadly Pinoy, Sapang Palay, at Sa Kamay ng Mga Kilabot noon 1965.
Bodyguard, Undercover, at Wild Wild Jess noon 1966. Master Fighter, Max Diamond, at Bravados noon 1967. Kapwa Walang Panginoon, Killer Patrol, Room for Rent noon 1968, at marami pang iba. Nagpatuloy ang paglabas ni Larry sa mga pelikula bilang kontrabida, hanggang dekada 80. Sa mga roles na ito, ay siya ay nakilala, dahil sa kanyang mahusay na pagganap sa mga ito. Subalit ang kanyang mga naging karakter, na halos kapareho ng kanyang naging imahe noon sa Quiapo, ay kabaligtaran ng tunay na Larry sa totoong buhay. Si Larry sa personal ay mapagpakumbaba, at laging nakangiti sa sino man kakilalang kanyang nakakasalubong. Ito rin ang dahilan, kaya sinubukan ni Larry ang pagiging komedyante sa pelikula, nang may mag-alok sa kanya ng comedy roles. Nadiskubre ni Larry, na mas gusto niya ang magpasaya ng mga tao, at siya ay naging epektibong komedyante. Nang siya ay makasama sa cast ng OK Ka Ferico sa TV, isinilang ang karakter ni Larry na si Pipoy. Ang show ay nagsimula noon 1987, na tumagal hanggang 1995. Ito ay nagkaroon din ng ilan mga pelikula, na madalas ay nakaschedule ipalabas sa sinehan tuwing Pasko. Ang kanyang karakter na Pipoy, ay lubos na nakilala, at maging ang mga bata ay labis na natuwa sa kanyang pagkukomedya. Nagkaroon ng pagkakataon, na pag nakakakita ang mga bata ng kalbo, ay agad nilang tinatawag ito bilang Pipoy, dahil sa pagiging tanyag ng karakter ni Larry. Siya ay nagpatuloy sa pagbibigay ng ligaya sa mga nanunood hanggang dekada 90. Maging ang kanyang napangasawang si Monina Silva, ay binansagan bilang Pipay sa kanilang lugar. Ang mag-asawa ay nakilala sa bansag na ito, at mas naging malapit ang loob sa kanilang mga kababayan. Sa panahon din ito, nang siya ay magsimulang sumama sa pangangampanya ng kanyang mga naging kaibigan pag may halalan. Ang nakakagulat dito, ay dahil sa kanyang pagiging tanyag, ang pangalang Pipoy ay madalas isinisigaw ng mga tao. Ito ay naging dahilan upang mas mapalapit ang kalooban ni Larry sa mga mamamayan, na nagtulak sa kanya upang sumubok din sa politika. Noon 1995, si Larry ay tumakbo at nahalal bilang konsehal ng 3rd District of Manila. Siya ay malugod na nagsilbi sa kanyang mga kababayan noon, at palaging handang tumulong sa nangangailangan. Nang ang dating mayor ng Maynila na si Alfredo Lim, ay magbigay daan kay Lito Atienza upang maging mayor, dahil sa kanyang pagtakbo bilang presidente ng bansa, si Larry ay panandali ang pumalit bilang vice mayor noon 1998. Sa parehong taon, si Larry ay muling nahalal bilang konsehal, at nagsilbi hanggang 2001. Siya ay nare-elect muli ng taon ito, at tumagal sa posisyon hanggang sa kanyang pagpanaw. Sa panahon ni Larry sa politika, siya ay naging epektibo sa pagsisilbi sa mga mamamayan, at sinasabing wala siyang tinatanggihan sa mga taong humihingi ng tulong sa kanya. Subalit ang isa sa naging kahinaan ni Larry, ay ang kanyang naging bisyo na sugal, sigarilyo at pag-inom ng alak. Madalas siyang makikitang kasama ang mga kaibigan, na nakatambay sa harap ng punerarya na malapit sa kanyang tahanan. Dito sila ay nagiinom, habang naglalaro ng sugal sa baraha. Ito rin marahil ang sinasabing naging dahilan, kaya napabayaan ni Larry ang kanyang kalusugan. Noon 2002, si Larry ay nagkaroon ng sakit sa bato, na naging dahilan ng pagbagsak ng kanyang pangangatawan. Makalipas ang 2 taon, ang aktor ay binawian ng buhay, matapos ma-confine sa ospital dahil sa sakit sa bato at atay. Si Larry Silva ay pumanaw noon April 25, 2004, sa edad na 66. Ang naging legacy ni Larry sa industriya ng pelikula, ay hindi lang sa kanyang karakter na Pipoy, kundi dahil na rin sa kanyang naging dedikasyon sa trabaho noon. Siya ay isa sa mga artistang itinuturing na may mababang loob, at hindi lumaki ang ulo sa kasikatan. Hindi man siya naging bida sa pelikula, si Larry naman ay naging bida sa mga puso ng mga taong nagmahal sa kanya. Mula sa kanyang simpleng pinagmulan, ay napatunayan ni Larry na ito ay hindi hadlang, upang maiangat ang kanyang sarili at magsilbi sa bayan.
Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Larry Silva, at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Naku, Chupips! Diliro! Chupips, sorry. Hindi ko sinasadya. Naku, so. Paano ba kayo nakapasok dito? Kanina-kanina pa kami nakihintay doon sa labas eh. Nagbubuka lang kami ng tanga. Pinapunta-punta nyo kami rito, pagkatapos kayo magbabalawala. Eh, paano nga kayo nakapasok dito? Ayun si Diliro! Alam mo naman ang mga detective, sarik sa pamamaraan. Kami pa? Mayor Sanchez, paano ka nakalaya? Nagbail ka ba? Anong Mayor Sanchez? Oh. Si Lacson ako, Panpilo, si Lacson. Eh, ba't ganyan yung tsura mo? Siyempre, nagpapabagets para mapansin naman tayo ni Joanna. Ibig mo sabihin, akyat ka ng ligaw kay Joanna? Oo. Ikaw, akyat ka rin ng ligaw. Eh, Lacson, baka mamaya pagpasok natin sa loob, eh magka-traffic-traffic lang tayo rin. Eh, di ako na lang. Pahinga naman muna tayo. Pagod na ako eh. Kanina pa tayo naglalakad. Yan ating, gutom na ako eh. Ang bituka kong maliit. Kinakain na nung malaki. Eh di maghanap ka ng bagong bituka. Sige, umanap ka pagkain.